Manday, kamusta kayo dyan? Good morning sa inyong lahat. So, kape tayo. Ngayon, lalabas na naman kami ni Manoy. Dinala ko na tong aking kape. And saktong tamang kagigising ko lang mga day. And ang oras na dito, 10:13. Ang init naman is 93 degrees sa labas. Carry bells lang, no? Pero nagkakape pa din ako kasi this is my favorite choco barley coffee. Pwedeng hindi ko to iniinom tuwing umaga. Kaya kahit late na, uminom pa din ako. Kanina pa akong gising. Yun nga lang, bumalik ako sa tulog kasi antok na antok pa ako. Dapat kaninang umaga pupunta ako sa HEB kaso bumalik nga ako sa tulog kaya late na ako. Wala pa nga akong ligo eh. Mamaya na lang ulit ako maliligo pagbalik namin. Hello mga Day! Welcome back sa ating channel. So today ako'y nagluluto ng aming late lunch na. 1:33 na dito kasi tanghali din naman kami nagising. Tapos tanghali na din kami nag-breakfast. Kaya ito, late lunch na tayo mga Day. Tapos si Manoy, akala ko magpapahinga kami for today's video. Pero ayun, di niya matiis. Naglilipat pa siya ng ibang gamit doon sa garage. Para mas mabilis ang paghakot namin pagdating ng truck. So, ang lulutuin ko for today's video ay garlic buttered shrimp. Ayan, na-marinate na natin yung shrimp. Yung ating mantika. Ayun. So, mga Zay, ayan, magluluto tayo ng buttered shrimp. And late, ano na, tira anong oras na dito? Mag 1:35. Baliktad pa yung damit ko. Lumabas kami kanina, baliktad pa pala yung damit ko, piste. Ngayon ko lang ito napansin na. So mga Day, see you later muna ha. Magluluto muna ako. So, ayan yung asawa ko. Naghahakot ng mga gamit dun sa kwarto namin. At ito ang aming, yan, magulo ang aming bahay for today's video. Ayan, luto na ang ating pang-ulam for today's video. Ngayon, hinintay na lang natin ang ating kanin. So, yung mga Day, itong room na to is empty na siya. Bed na lang, at saka yung ating TV, tsaka lagyan ng TV. Pero may kailangan ko linisin dahil bumakat yung headboard ng bed. So, kailangan ko siyang linisin mga Zs. So, gagamit tayo nito pang malakas ang magic erase. Magic. Basta magic daw to eh. Oops, mukhang hindi siya magic. Charot. So, ayan, nalinis mo lang. Very, very light lang. Pero ito, tingnan natin kung malilinis siya talaga. So, try nga natin ito kung malilinis siya. Ay, Day, nalinis siya, Day. Oh, ay, Day. Nalinis nga, Day. Magic nga, Day. Oh, magic nga talaga siya. Ayan, no. Tanggal. O, diba? Wala na masyado. Kunti na lang. Meron pa din pala. Pero kunti na lang yan. Ayan. Good morning mga Day! Welcome back to another video na naman. So today is nag-ready ako para lumabas. Naglagay lang ako ng lipstick kasi para hindi naman tayo mukhang maputla. So today guys is palengke day natin. And I wanna make sure na meron tayong makakain whole week kasi pag kinuha na ni Manoy yung truck, na yung malaking truck na lalagyan namin ng mga gamit namin, is iiwan niya yung truck namin doon sa Waco. So ngayon, ang mangyayari, wala kaming masasakyan na kung na rin may bibilihin ganyan. So kailangan today, is kunin ko na yung kailangan namin para hindi na kami pabalik-balik sa store or di na kami kailangan lumabas pa kasi wala nga kami sasakyan, diba? Dahil nga, pero ngayon may sasakyan pa kami. Dahil nga, sa Tuesday, kuha niya na yung truck. I mean, ano pa lang naman ngayon? Ano pa ba ngayon? Sabado pa lang naman ngayon, Day. Mayroon pang Linggo, Monday. So, ayun. Mayroon pa tayong 3 days. So, yun lang guys. Tara, let's go. So, before anything else, ayan, na-empty na namin tong room na to. Hindi lang namin ni Manoy kaya itong bed na yan na napakalaki. So, itong kailangan namin i-empty. And yung the rest ng dalawang room is malinis na siya. And then, empty na din siya, mga Day. Ayun, si Manoy, diyan kami natulog kagabi kasi nga wala kaming higaan doon sa master bedroom. Dahil hinakot na namin din sa labas para hindi na kami mahirapan pa. So, bale, lilinisin ko na lang etong area na to, tsaka yung master bedroom. So, before anything else, magkapi muna tayo mga Day. Ang dami ko ding hugasin for today's video. Char. Mga dalawa lang kami, wala pang hugas yung pinggan namin, Day. O, diba, ang galing talaga, Day. Kasi nga mga Day, busy kami kahapon. Inisip namin na papahinga. Pero hindi natuloy kasi nga, nasayangan kami sa oras. Kaya ginawa namin ni Manoy, linis kami ng mga rooms. Tapos, naghakot kami ng gamit sa labas. Nilagay namin doon sa garage area. So, kahapon na akong makapag-vlog ng maayos. Kasi nga, ay, walang maghahawak ng camera. Tapos, naghahakot kami ni Manoy. May mga nakuanan lang ako na very small clip lang, no? Pero hindi naman madami. Pero okay na yun at least, di ba? Nakapag,
update ako sa inyo kung maragagrab dito sa amin. So yan, oh, nakikita nyo yan, oh, dahil ang dami namin kalat dito sa bahay, yan. Kasi nga, sobrang busy kami. Tapos, alam mo yun, ngayon lang ulit ako nakapo at magkape ulit. Charot. Mamaya lilinisin ko yan pag wala na ako masyadong gawa. Kasi may gagawin kami for today's video ni Manoy. Kaya, ayun, uunahin ko muna yun tsaka ito. Kasi, itong mga to, mabilisan lang naman linisin yan. Lilinisin ko yan. So, mga daya, yun na nga. Nasabi ko to sa last video ko, meron ako problema at yun nga yung ID. So, ngayon, tinawagan ni Manoy yung real estate agent na nag-assist sa amin. And tinuruan niyo kami kung paano makakuha ng state ID na mabilisan. So, yun ang gagawin namin ni Manoy. Inantay lang namin yung notaryo. Basta yun na yun. Solve na ang ating problema for today's video. So, kung bibili kayo ng bahay tapos wala kayong ID or expired lahat ng ID nyo, tanong nyo sa nag-a-assist sa inyo na real estate agent at alam nila kung anong gagawin. Kasi dun si Manoy nagtanong kasi nga tawag na tawag dito yung doon na kailangan daw yung mga IDs ko kung lalagay yung pangalan ko doon. Ganun, yung valid. Eh, wala nga akong valid dahil lahat expired. Kasi hindi pa inaasikaso ni Manoy kasi lilipat na naman kami, no? Kasi baka mawala. So, yun yung nangyari. And, ayun, tinawagan ni Manoy yung nag-a-assist sa amin at sinabi nga kailangan namin magpanotaryo para makakuha ko ng mabilis na state ID. Okay na ang ating problema, mga Zoy. Ang problema na lang talaga natin is maglilipat ng gamit yun. Nay namin na buhatin ni David yung mga mabibigat kagabi. Day, di namin kaya. Di ko kaya, day. Diyos ko po. So, mga Day, nandito tayo sa HEB at mamalingkit tayo for today's video. Let's go. Bye, honey. I love you so much. Tara sa loob, mga Zoy. So, mga Zay, tapos na tayo mag-shopping for today's video ng ating pagkain. Pauwi na tayo. Idadrop lang natin yung ating mga pinamili. Tapos, babalik din tayo sa office ni Manoy kasi may mga gagawin pa kaming requirements. So, yun lang. See you later. So, mga Zay, nakauwi na kami dito sa bahay. At ito ang aking mga binili for 1 week na to, mga Zay. Kasi hindi na tayo pwede bumalik sa store kasi nga katulad na sabi ko, next week wala na kaming sasakyan. Kaya naman binili ko naman yung mga pangangailangan namin. And guess what? Nakabili ako ng mangga! Yes! Mangga! 4 piraso lang kasi gumahal sa HEB yung mangga. So, ito lang yung mga binili ko. Mga gulay. Tapos bumili akong asukal kasi gagawa tayo ngayon ng banana. Banana kyo kasi hinog na yung saging, oh. Ayan. Pirito ako. Pag pinirito mo pala yung gantong saging, ang tabang niya, guys, is parang mapakla. Kaya gagawin natin is banana kyo. Kaya babalutin natin. Gagawin natin siyang turon. Tapos, ito. Favorite ni Manoy na chips. Ayan. Pares lang naman yung binibili ko every week. Yan. Depende kung may bago. Tapos ito is da. Yan. Daming kalat dito sa bahay. Diyos mo. Wala na kami pang toothpaste. Nang gigitata na yung mga ngipin namin. Ayan, bumili akong toothpaste. Tapos ito pag inubo-ubo. Ganyan. Ay, nako. Bumili din ako nito. Deodorant. So, ayan. Pampaano. Fresh ng kile-kile. Ito gamit ko. Secret. Matis. Bumili ako. Sibuyas. Wala na kami sibuyas. Tapos bumili pa ako siyang mangga. Ito yung green. Yung lasang gamot. Wala kasi silang manggang katulad na sa Pinas. Kaya mangga. Look, I have mango green. Yeah. Isa lang binili ko kasi hindi ko rin naman makakain lahat. At ito kasya na to sa akin. And broccoli para kay David. Siyempre, ang ating maliliit na sibuyas. Ang ganyan lang sibuyas yung binibili ko kasi pag malaki, nasasayang. So, ito na lang maliit para isang gamitan. Tapos, bumili din pala ako ng another rice kasi naipak ko na naman yung mga rice na stock namin. So, bumili na lang ako kasi wala na day na. Scott Stefan na yung karton. So, bumili na lang ako. Tapos, yan. Chicken thigh. And steak ni Manoy. Siya lang kumakain yan. Mahilig siya sa steak. Mga kano, mga puti, mahilig sa inihaw, dine. Mahilig sila sa mga steak. Ayan. So, this time, mura siya. Nabili ko. May mas mura pa doon. Parang 17. Kaso, ang daming taba. Pero ito na lang binili ko. 23. So, dati parang nasa 30 plus tong gantong klase. Ngayon, medyo bumaba yung price. So, diba? So, ngayon, laligpitin na natin itong mga pinamili natin and then mamaya babalikan ko kayo, mga Day. Gagawa tayo ng turon.